Okay, so si itong complainant ho natin, huli na ho ito, ano, si Leia Alemania. May package daw ho siya na ipinadala sa kanyang pamangkin galing pinadala sa kanya ng kanyang pamangkin galing South Korea. Tama? So bayad na raw lahat na fees sa freight forwarder pati yung tax. Pero pagdating ho, bossing, dito ho sa customs, sa Central Mail Exchange Center, ayaw daw po i-release the usual. Yung package, kailangan daw muna magbayad ng 4,227 pesos dahil walang pambayad yung complainant, di nakuha yung package. You know, so may resource person ba tayo rito? And then wala. Okay, Leia, maaling Leia, pakilapit lang ho kayo sa mikropo na para kay live ho tayo ngayon, ano? So, ano ho bang nangyari dito sa ano sa package ninyo? Kailan ho dumating to? Saturday po. Okay, sige. Kailan? Saturday dumating na po. Tapos Monday, pinunta namin po sa Pasay ng custom, binuksan po nila. Okay. Tapos yun po nga, hindi daw marirelease yung ano, dahil magbayad daw muna ako ng 4,000. Ano ho bang laman? Mga damit po ng mga anak ko at idadalin sa probinsya yung sa tatay ko. Okay, ano yun? Mga... gamit na po. Baka mag-signature. Hindi po signature. Kaya nga po sabi ko, kung magbabayad po ako ng 4,200, sa inyo na lang po. Hindi naman siguro po tama yun. Eh, kaso po, yun na nga, yung pamangkin ko po ang, ano, kawawa naman yun. Okay, ganito na lang, Aling Leia. Sasamahan ho namin kayo. Apo. May padala ho ako ng staff na talagang titingnan yung mga putok sa buhok. Susungalingal ko yung pera na 5,000, may tadyak, may sipa, suntok pa eh. Pangako ko sa inyo. Ngayon, galito ako sa ganyan, ha? Ito, hindi pa na, pag ito napuntahan, baka maiputso sa kanyang lawlaw na karusunsilyo. Tama po yun. At yung karsunsilyo, baka galing sa nakaw pa. Baka yung kanyang karsunsilyo, mga puruntong na pinapadala sa kaiba, kinukuha nila. Mga salawahan to, mga balasubas at ewan ko kung anong tawag sa mga patay gutom do eh. Nagagalit ako pag ganito eh. Tama po. Pero, sige, ganito. Ang gagawin ho natin, idodokumento ho namin to. May dala ho kaming surveillance camera. Tapos bubulagan na lang pag nakita namin na talagang tinanggap niya. Papainan ho namin to eh. Opo. Naintindihan mo? Opo. So, ngayon, simple na lang ho to. Huwag na ho tayong patumpik-tumpik pa. Ano pang gusto ninyo? Maliban ho rito. Yun lang po. Kasi marami rin pong gusto ganun po mangyari. Kaso nagbabayad na lang po sila para walang problema alam daw. Alam ko naman eh. Kung minsan, ito talaga mga customs na to. Mga patay gutom to. Mga iho de cabron to eh. Nagagalit ako rito eh. Kaya yung kanilang pinakahepe ng customs si Alberto Lina, ilagay ko sa Bartolini, tatadyakan ko sa lalamunan din yun eh. Huwag ka mag-alala, Aling Leia, ano? Sige, ganitong gagawin natin. Pasasama. Una, papain tayo. Pupunta ka kunyari para may kasama kang bata na babae. Pero undercover namin yun. May bit-bit na camera para makita sa buong mundo kung paano mangungura ko itong walang hiya na to. At pagkatapos niya matanggap, babalikan namin sabihin, ikaw to, putok sa buho kang iho de cabron ka. Ipapahiya namin siya. At ito na alaman ni Digong, pata itong taong to. Sabi so, ka po, mag-ingay. Hindi na. Wala na. Hindi na ako makikinig sa sabi-sabi niya. Gusto ko makita niya at pagpaliwanag deklarasyon. Kung yan ay mga gamit na yun, hindi naman bago. Hindi naman bago. Bakit niya itatax? Magkano daw ang halaga no itong pinadala sa inyong anak pamangkin ninyo? Magkano ba yung lahat halagang deklarasyon? Maliit lang po ang... Yung iba po, may bago naman talaga, kaunti okay. lang. Okay. Pero yung karamihan po luma. Baka naman sandamakmak to, parang ukay-ukay, nabibenta mo. Hindi naman po, hindi po. Sa ilang, anak ilang, po. Ilang karton to? Dalawa po, kasi dadaling nga po sa gaano provision. Gaano ko laki yung mga maliliit karton lang yun? Po. Maliliit. Baka kasi malaki ng balikbayan ba? Hindi po. Sige. Maliit lang. Sige. Hindi Sige. Naman po. Interesado ako rito. Halaga ng karton, dalawang karton, magkano daw pinababayad sa'yo? 4,227. Ah, pangkapi lang to, pampansit lang to, mga patay gutom na to eh. Naniniwala. Ayan mo, sige. Lalagyan namin ng marked money. Baka ako na maglagay ng marked money, tapos pag nakuha ko, patutuwarin ko yun, isasaksak ko sa tumbo niya yung 4,000 sa kanya na. Siyempre, may etches na yun eh. Dumanas sa tumbo niya eh. Bastos tong tarantadong to eh. Sabihin mo, dahil lumapit ka na kay Bitag, kay Bentulfo, cargo na kita. Opo, salam. Lumapit po ako kay Bentulfo sa Bitag para po hindi. Dahil lumapit ka na sa akin, cargo na kita. Sabihin, cargo na kita. Cargo na po ako ng Bitag ni Bentulfo. Okay.
alam mo, dahil sinabi mo na yan, mahirap baliin yan. Opo. Parang sumpa yan eh. Opo. Ngayon, sinusumpa ko yung mga putok sa buho na yan, gagawin ko yung sinabi mo. Salamat. Okay? Sigurado ako, masisihan ka. Ha? Opo. Yan. Maraming okay. Salamat po. Oh, sige, maraming salamat din. Okay? So, salamat ready po. Na si, you know, si Lola. Ha? Oh, okay? Lola? Opo. Okay? Okay, salamat sige. Po.